Lingid sa kaalaman ng lahat, kalat sa lugar ni na Jake ang tungkol sa mga kakayahang pwedeng gawin ng isang aswang. Alam ng mga tao na ang mga katulad ng aswang ay mapanganib at maraming bagay na kayang gawin. Delikado man para sa mga tao at sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa katunayan niyan, may naligaw sa kanilang lugar na isang babaeng taga Cebu. Naging katulong ang nasabing babae sa isa sa mga mamamayang angkan sa Sugbo. Nagkasakit kaya siya umuwi at piniling magnegosyo na lang sa probinsya. Ang kanyang pangalan ay Mariposa. Maganda ang dalaga, mahinhin kumilos at misteryosa. Gayunpaman, hindi itatanggi ng mga kababayan ni Jake na taga roon talaga ang babae. Bata pa lang si Mariposa nang lisanin niya ang kanilang lugar dahil sa kahirapan. Hindi na matustusan ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral. Kaya kahit masakit, napilitan siyang tumigil at mangamuhan. Ilang taon ding nawala si Mariposa sa kanilang lugar. Kaya ngayong nakauwi siya, walang mga kasing edad niya ang nakakakilala sa kanya. Isa sa mga nagkaroon ng interes sa kanya, ang binata na si Jake. Una niyang nakita ang dalaga sa bayan. Nagtitinda ito ng mga gulay. Marami ring suki ang babae dahil sadyang karinyosa ito at palaging nakangiti. Hindi maiwasan ng binata na magkagusto sa dalaga. Kaya naman palagi siyang nakabuntot dito. Isang araw, inagahan muli ni Jake ang paggising. Napansin naman siya kagad ng kanyang ina. Anak, ang aga mong gumising ah. May lakad ka ba? Nanay, pupunta po sana ako sa palengke. Ano? Ikakapunta mo lang dun, di ba? Pasensya na po, Nay. May nakalimutan kasi akong bilhin eh. Kaya naisip kong balikan na lang ngayon. Sigurado ka ba, anak? Opo naman, nanay. Saan pa ba ako pupunta? Sa itsura mo kasi, anak. Para kang aakyat ng ligaw. Si nanay talaga. Ang lakas ng imagination mo. Alis na po ako. Sige, anak. Huwag kang magpapagabi, ha? At tuluyan na ngang nakaalis si Jake. May kalayuan pa ang palengke mula sa kanila. Kaya naman sakay ang kanyang motor. Binagtas niya ang kahabaan ng baku-bakong kalsada. Habang nagmamaneho, natanaw niya ang pamilyar na pigura ng babaeng sadya niya sa palengke. Inintuan niya to. Marie, bakit naglalakad ka? Papunta ka ba sa palengke? Oo. Bakit mo nga pala ako kilala? Narinig ko lang na tinawag ka ng isang kakilala mo kahapon. Ganun ba? Oo. Papunta ka sa palengke, hindi ba? Halika na, umangkas ka na. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Nakaabala pa ako. Ako, wag mo isipin yun. Hindi ka abala para sa akin. Walang nagawa ang dalaga kundi ang umangkas sa motor ni Jake. Habang binabagtas nila ang daan, halos lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Ang swerte ni Jake, kasama niya si Mariposa. Saad ng isang ginang. Baka malas ka mo, hindi ba ninyo alam kung anong totoong nangyari? Bakit? Nako, huli na pala kayo sa balita. Yang kasing si Mariposa. Umuwi lang galing sa pinagtatrabahuhan niya. Paano? Pinalayas daw ng among babae. Kasi nga nilandiraw ang among lalaki. Wala, totoo ba? Naiilang nangiti ang iginawad ni Marie kay Jake. Marahil, nahihiya siya sa mga pinagsasasabi ng dalawang babae. Pasensya ka na. Hindi mo naman kailangang marinig ang mga yon. Sadyang mahirap lang intindihin ang mga taong yun. Gagawa ng kwento kahit hindi naman totoo. Nginitian ni Jake ang dalaga.
Alam naman niyang uso na talaga sa kanilang lugar ang chismisan. Kaya kahit ano na lang ay sasabihin ang mga ginang para may mapag-usapan. Kaya mo na sila. Talagang walang magawa mga yan. Kaya kahit ano na lang, pinagdidiskitahan. Naihatid naman kaagad ni Jake si Marie sa palengke. Wala siyang ginagawa maliban sa pagbabantay lang sa dalaga. Naging abala na din naman kasi ito hanggang sa sumapit ang kinahapunan. Inalok pa sana niyang ihahatid ang dalaga, pero tumanggi na to. Nako, ayos na ako dito Jake. Salamat. Kung nais mo kong ihatid, bukas ng umaga na lang ulit. Hindi na niya natanggihan pa ang pakiusap ng dalaga, kaya naman wala siyang nagawa, kundi ang umuwi na lang din ng maaga. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong si Jake ng kanyang inay. O anak, mabuti at maaga ka. Bakit po? May naririnig akong balita tungkol sa lugar natin sa telebisyon. Pinaaalalahanan ng lahat ng tao na huwag magpapagabi sa daan. May aswang daw na gumagala at pumapatay ng tao. Grabe naman po yata yan. Nakakatakot. Oo. Kaya mag-ingat ka. Tsaka huwag kang basta-basta lumalapit kay Mariposa. Malay natin. Eh siya ang aswang. Ikadarating lang yan galing sa malayong lugar eh. Baka mamaya may dala siyang sikreto na pwedeng magtaboy sa ating lahat sa kanya. Napailing na lamang sa sinabi ng kanyang ina si Jake. Para sa kanya, mahirap isipin na may kakaiba nga sa babaeng kanyang nagugustuhan. Mas lamang ang pag-aalala niya rito kesa sa takot. Lalo na't wala naman siyang napapansin na kakaiba sa babae. Kaya naman imbes na makinig sa kanyang ina, tumatakas pa tuwing gabi si Jake para madalaw si Mariposa. Isang gabi, muli na namang minatsyaga ni Jake si Mariposa sa tahanan ng dalaga. Ilang beses na din niyang ginagawa ang mga bagay na ito nang hindi nalalaman ng dalaga. Gusto lang ni Jake na makatiyak na malayo sa kapahamakan ng babae. Ngunit hindi niya inaasahan ang kakaibang bagay na madadatnan ng gabing yon. Natuklasan niya na may mutya si Mariposa at ito ay kakaiba sa kanyang paningin. Isang hugis bilugang bato na hindi niya tiyak kung ginto ba o diamante ang hawak nito. Kumikislap-kislap ang bato sa dilim kaya halos hindi niya maihiwalay ang tingin dito. Itinaas lang ni Mariposa ang diamante at ilang sandali lang may isang nilalang ang dahan-dahang lumapag mula sa ere. Nahigit ni Jake ang hininga. Kilala niya ang itsura ng bagong dating. Walang dudang ito ay isang aswang. Hindi niya lang alam kung ano ang koneksyon ng nilalang kay Mariposa at literal na pinakikinggan ng aswang ang mga sinasabi ng dalaga. Para bang sa nagliliwanag na diamante na kasalalay ang mga buhay nila. Pinili ng binata na lumapit para mas marinig pa ang pinag-uusapan ng dalawa. Ligtas naman ang mga tao, Mariposa. Ngunit hindi ko pa din natutunto ng manananggal na nambibiktima ng mga tao. Kailangan mailayo natin sila sa kapahamakan. Wika ng aswang. Tumango si Mariposa at napatingala sa langit. Hindi ako papayag na pagdusahan ng iba ang pinagdaanan ko noon. Kahit alam kong sinisiraan nila ako, hindi ko maaatim kung makita silang nahihirapan. Ay buti ng puso mo, Mariposa. Alam ko, maiintindihan din ng mga tao ang lahat ng pinagdaanan mo. Balang araw, malalaman nila ang mga kabutihang ginawa mo. Dahil sa kanyang narinig, ay mas humanga pang lalo si Jake kay Mariposa. Walang araw na hindi niya ito dinadalaw sa kanyang tahanan. Kahit na ba ilang beses siyang itaboy ng dalaga, ay nagagawa pa din niyang magpakita rito. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi ka na dapat bumalik sa bahay ko?
Napaatras si Jake nang marinig ang sinabing yun ni Mariposa. Mukhang naubos na ang pasensya ng dalaga. Hindi na yata nito kayang magtimpi pa. Pasensya na, Mariposa. Hindi ko lang talaga matiis na hindi ka makita. At sa anong dahilan naman? Dahil gusto kita. Ha? Huwag mo ako niloloko, Jake. Hindi ka po pwedeng magkagusto sa akin. Kaya sana naman, tigilan mo na ako. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Angil ng dalaga. Alam ni Jake na marami siyang hindi alam tungkol kay Mariposa. Ngunit nakahanda siyang alamin ang lahat ng yon. Tanggapin lang siya ng dalaga. Natigilan naman si Mariposa sa sinabi niya. Sa totoo lang, matagal na din niyang tinatangi si Jake. Pinipigilan lang niya ang sarili sa kadahilan ng hindi sila magkatulad. Tao si Jake, samantalang siya, isang nilalang na isinumpa. Hindi sila po pwedeng magsama. Kapag nangyari yon, mapapahamak lang ang lalaking mahal niya. Patawarin mo ako, Jake. Gustuhin man kita, eh hindi pwede. Masyadong delikado kung isusugal mo ang sarili mo para mahalin ako. Bakit ba, Mariposa? Hindi ka mahirap mahalin. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Ipaintindi mo kasi sa akin. Aniya, yuko ang ulong na paiyak si Mariposa. Gusto niyang tibayan ang loob, pero alam niyang marupok siya. Lalo na kapag si Jake ang pinag-uusapan. Alam niyang madali siyang bibigay. Napalunok siya at niyakap ang sarili. Kapag nakita mo ang katotohanan, hindi mo na ako tatanggapin pa. Wika ng dalaga. At sa isang iglap, inilabas ang isang kakaibang uri ng bato na pamana sa kanya nang naging amo niya. Kumikislap ang kulay pulang liwanag mula rito. Nakakamangha para kay Jake, pero para kay Mariposa, isa itong sumpa. Ilalapag ko ang mutya na ito para makita mo kung anong mangyayari sa akin. Ganun nga ang sinabi ng babae at inilapag sa kung saan ang mutya. Lumayo siya. Pagkatapos ay dito na nakita ni Jake ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ni Mariposa. Ang taglay niyang kagandahan ay naglaho. Ang makinis niyang balat ay kumulubot. Literal na naging isa siyang matandang hukluban dahil sa nakitang itsura ng babaeng pinakamamahal niya. Kita mo na ang nangyari sa akin. Hindi na ako mabubuhay nang walang mutya sa aking tabi. Gayunpaman, mas na naigang pusong nagmamahal kay Jake. Kahit ano pa ang mangyari, minamahal niya ang dalaga. Kahit paanong sumpa ang ibinigay ng kung sino sa kanya. Bakit ka naging ganyan? Isinumpa ng isang aswang ang aking mga magulang. Sila'y kilalang mapagmataas at hindi marunong makipagkapwa. Sa totoo lang, itong dahilan kung bakit sila umalis noon sa lugar nito. Kinasusuklaman sila ng mga tao. Hindi nila alam na akong napagbuntunan ng sumpa nang nasa sinapupunan ako ng nanay ko. Umiling si Jake at mahigpit na niyakap si Mariposa na ikinabigla nito. Wala akong pakialam sa sumpa, Mariposa. Nakahanda akong tanggapin ang lahat ng mali sa'yo. Dahil mahal kita. Humislap ang mga mata ni Mariposa. Ngayon, batid na niyang may magmamahal pa talaga sa kanya ng totoo sa kabila ng nakapandidiri niyang pagkatao. Subalit bago pa man niya madampot muli ang mutya na magpapabata sa kanya, ay nakuha na ito ng aswang na naging kaibigan niya. Tinangay ito ng nilalang habang nagagalak sa di umano ay katangahan ni Mariposa. Sa wakas, nakuha ko din ang mutya. Mamamatay ka na, Mariposa. Ako na ang magmamay-ari ng mutya. Whoa!
Huwag! Huwag! Pakiusap! Mamamatay ako sa katandaan kapag hindi mo binalik ang mutsa! Pakiusap! Ibalik mo sa akin yan! Hindi. Sawa na akong maging aswang. Oras na para maging tao naman ako. Angil ng nilalang. Kaya naman na alarma si Jake. Ibalik mo ang mutsa ni Mariposa, aswang! Huwag mong ipagkait sa kanya ang pagkakataon na mamuhay ng normal! Pumalakhak ng nakakaloko ang aswang. At ako, paano naman ako? Huwag kayong makasarili, oy. Hindi ba ninyo alam na kung hindi dahil sa akin, eh baka nakuyog na ng mga galit na tao yung si Mariposa? Siya ang pinagbibintangang bumiktima sa mga taong natatagpuan sa labas. Nagagalit na pinanlisikan ni Jake ng mga mata ang aswang. Hindi niya kayang tanggapin na niloloko lang nito si Mariposa para sa pansarili nitong kagustuhan. Hinawi niya ang kaharap na dalaga sa anyong hukluban at kinuha ang namataang itak sa may gilid ng mesa. Kung ganyan ka pala kasama, Wes, kailangan mo akong kalabanin! Aba, ang yabang! Hindi pinansin ni Jake ang mga patutsada ng aswang. Lingid sa kaalaman nito, may tinatagong insignia si Jake. Ito ay isang uri ng agimat na nasa tela. Mga orasyon at mukha ni Hesukristo na nakaimprenta sa tela. Ito ang nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Nagagamit niya din ito sa mga panahong kagaya ngayon. Inihanda niya ang sarili. Kita niya ang panlilisik sa mukha ng aswang habang nakatitig sa kanya. Nakasisintak ang anyo nito. Nanlilisik ang pulang mga mata at nakalawit ang naglalaway na dila. May magulong buhok at baluktot na katawang pinarisan naman ng malakawayang braso dahil sa sobrang payat. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng aswang at kaagad na sumugod. Inalerto naman ni Jake ang kanyang sarili. Nasangga niya ng itak ang mga atake ng aswang. Ito ang dahilan kung bakit gigil na gigil sa kanya ang nilalang. Mamamatay kayo ng babaeng hukluban, Jake! Magsama kayo sa impyerno! Hindi ako papayag! Nakipaglaban si Jake sa aswang. Kabisadong sinangga niya ang lahat ng mga atake nito. Sinikap niyang hindi matamaan si Mariposa ng mahahabang kuko ng aswang. Mangiyak-ngiyak na hinawakan ng babae si Jake. Iwan mo na ako, Jake! Hindi ka mananalo sa kanya! May agimat siya! Samantalang tayo wala! Baka mapahamak ka lang! Sapat na sa akin na nalamang mahal mo ko! Pero wag mo sanang isakripisyo ang sarili mo para sa akin! Alam ko, magiging masaya ako kung hindi ka niya masasaktan! Hindi ako papayag! Mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa iyo! Walang nagawa ang hukluban na si Mariposa nang balingan siya ng binata tsaka hinalikan sa labi. Nagliwanag ang kanilang paligid. Umislap ang kanilang mga mata. Ilang sandali pa, napanganga si Jake nang balutin ng mas nakasisilaw na liwanag ang babaeng kanyang minamahal. Ilang sandali lang, nagbago muli ang kanyang anyo. Ang kulubot niyang balat ay naglaho at napalitan ng dating kinahuhumalingan niyang taglay nitong kagandahan. Sa madaling salita, naging bata ulit ang itsura ni Mariposa. Paanong nangyaring bumalik ka sa totoo mong anyo? Gulat na tanong ni Jake. Hindi ko alam, pero naalala kong sinabi ni nanay noon tungkol sa wagas na pag-ibig. Baka itong sumira sa sumpa. Tinanggal mong sumpa sa pagkatao ko.
Nagyakapan ang dalawa at nakalimutan sandali ang nagwawalang aswang. Tuloy ay nagimbal na lamang sila nang walang awang sinaksak ng nilalang si Jake mula sa kanyang likuran. Tumagos ang matutulis na kuko ng aswang sa tiyan ng binata. Puno ng sindak ang mukha ni Mariposa. Hindi niya akalaing makikita ang karumaldumal na pagkamatay ng kanyang pinakamamahal sa mismong kanyang harapan. Halos matulig ang pandinig ng lahat ng nilalang sa balat ng lupa dahil sa kanyang naging palahaw. Subalit hindi man lang natinag ang aswang, nagdiwang pa ito dahil sa kanyang ginawa. Mariposa. Bumagsak ang binata sa lupa kasabay ng paglaylay ng kanyang leeg. Hindi makapaniwala si Mariposa sa kanyang nakita. Patay ka agad si Jake sa ginawang atake ng aswang. Nangangatalang mga labing, hindi niya malaman kung paano ito hahawakan. Natatakot siya na baka kapag ginalaw niya ang nakahandusay na binata, ay mas lalong bumulwak ang masagana nitong dugo. Diyos ko! Ano tong sinapit mo, Jake? Hindi ka dapat mamatay! Gumising ka, pakiusap! Dahil sa pinaghalong galit, dalamhati at pagnanais na makapaghiganti, pumula agad ang mga mata ng dalaga. Nag-iba na naman ang kanyang anyo. Mas naging kahindik-hindik, kasindak-sindak at kagimbal-gimbal. Matamlay na tumayo si Mariposa. Pagbabayaran mo ng mahalang ginawa mo. Hindi mo dapat sinakta ng isang inosenteng kagaya niya. Tukoy niya sa binata. Umalakhak ang aswang at walang konsensyang tinaasan pa siya ng noo. Bakit? Sa akala mo ba magagawa mong tanggalin ang sumpa? Baka nakakalimutan mo. Hindi lang ikaw ang isinumpa. Tayong dalawa, mahal kong kapatid. Yun ang totoo. Nasa sinapupunan pa lang sila ay nagkasala ang kanilang mga magulang sa isang kulubing aswang na pilit nagbabagong buhay. Kinutsa ng kanyang mga magulang ang matanda, sinaktan at pinagtaasan ng noo. Ni hindi sila marunong magpakumbaba, kaya naman ginawaran sila ng sumpa. Isang sumpa na magpapadusa sa mga magiging anak nila. Tanging kabutihan at tunay na pagmamahal lang ang makakatanggal ng sumpa. Ngunit ang unang magagawaran ng tunay na pag-ibig ang siya lang na makakaligtas. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagalit ang aswang na siyang kapatid ni Mariposa. Nabulag siya ng matinding galit at inggit dahil hindi siya ang sinwerteng na iligtas mula sa sumpa. Ngayon, silang dalawa ang magtutuos. Ihanda mo ang sarili mo, Mirasol. Papatayin kita, kagaya ng ginawa mo sa mahal ko. Kung kaya mo, mahal kong kapatid. At nagtagisa ng lakas ang dalawang aswang. Mabuti laban sa masama, makasarili laban sa mapagmahal. Nagkalmutan sila at nagpakitang hilas. Nagpaligsahan kung sino ang mabilis at higit na malakas. Halos wala nang maibuga si Mariposa nang ilang beses siyang matamaan at masugatan. Pero sige pa din siya sa paglaban. Umaasa siya na magagapi niya ang kapatid at magagawang bawiin ang mutsa na ninakaw nito mula sa kanya. Ang nasabing mutsa ay ibinigay sa kanya ng isang kaibigan bilang pasasalamat sa kabutihang taglay niya. Pansamantala nitong matatakasan ng sumpa kapag nasa katawan niya ang mutsa. Ngunit kapag nahiwalay siya rito, ay lilitaw ang anyong aswang niya. Ito ang dahilan kung bakit nagagawa niyang labanan ang kanyang kapatid. Mabilis niyang kinalmot si Mirasol
at hiniklas sa kamay nito ang mutya. Nanginig ang kapatid niyang aswang at kay bilis ng tinablan sa bawat kalmot. Kalaunan, natalo niya din ang kanyang kapatid. Patawarin mo ako. Hindi ko na ipagkakatiwala sa iyo ang buhay ko, Mirasol. Ngayon ko napatunayan na kaya mo pala akong baliktarin. Makuha mo lang ang gusto mo. Kapatid mo ko, Mariposa. Hindi mo ako pwedeng talikuran. Yan naman ang ginawa mo sa akin, di ba? Kaya pinagdusahan mo ang kapalit ng pagiging makasarili mo. Mahinang wika ni Mariposa at iniangat ang kanyang kamay na may mahabang kuko. Walang babalang sinaksak niya ang kapatid sa dibdib gamit lamang ang kanyang kamay at hinugot ang tumitibok-tibok pa nitong puso. Noon din, umanaw ang kanyang kapatid. Walang buhay itong bumagsak sa lupa kagaya ng nangyari kay Jake. Matatahimik ka na kapatid ko. Umanaw ka man. Alam kong matatanggal na sa pagkatao mo ang sumpa. Hindi ka na magdudusa pa. Tinitigan niya ang hawak na mutya at itinapat sa puso ng kanyang kapatid. Kitang-kita niya kung paano nagliwanag ang puso at lumutang. Ang mutya naman ay sumanib doon at walang anuman na lumutang papunta sa nabutas na dibdib ng binata. Namangha si Mariposa nang makita niyang dahan-dahang ibinabalik ng mutya ang mga nasira sa katawan ng binata. Nakita niya ang paghilom ng mga sugat nito at higit sa lahat ang pagbalik ng hininga nito. Napaiyak sa labis na tuwa si Mariposa. Natanggal na sa kanyang sumpa na buhay pa ang lalaking kanyang minamahal. Salamat sa mutya na siyang naging gabay nila. Siya si Gardo, isang albularyo. Marahil, itinakda na siyang maging ganito. Ang maging isang klase ng taong may pambihirang kakayahan na hindi basta-basta kayang sabayan ng kahit sino. Sa katunayan niyan, kaya niyang gumawa ng mga nakakamanghang bagay. Kaya niyang makipag-usap sa mga engkanto, mga aswang, o mga elemento. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala sa kanya. Marami ang lumalapit para sumangguni, magpagamot, at humingi ng pangontra. Subalit isang araw, ang kanyang mutya ay ninakaw ng isang matalik na kaibigan. Ginamit ito sa mga bagay na labis niyang kinamumuhian. Pagnanakaw, panggagahasa, pagpatay. Halos lahat ng masama ay nagawa na ng lapastangan niyang kaibigan. Kaya naman naging matindi ang pagnanais niyang labanan nito para masupil ang kanyang kasamaan. Ilang beses siyang nagtungo sa isang kuweba kung saan alam niyang nananahan ng isang diwatang tagapagbantay ng kalikasan. Nag-alay siya ng mga pagkain, alak at ang kanyang sariling dugo. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, hindi siya nabigo sa kanyang hiling. Sapagkat nagpakita sa kanya si Diwatang Liway at inalok siya ng pagkakaibigan. Sinabi niya sa Diwata ang matagal na niyang suliranin. Ito man ay nabahala sa kasamaang binabalak ng kanyang kaibigan, kaya naghanap sila ng paraan para masupil ang matalik niyang kaibigan. Inilahad ni Liway sa kanya na sa isang tagong baryo ng mga aswang, may nakakubling mutya na nagsisilbing proteksyon ng mga nilalang laban sa kanilang kalaban. Kinakailangang makahanap ng paraan si Gardo na makuha ang mutya para siyang gamitin niya sa pagtalo sa kanyang matalik na kaibigan. Ang nasabing mutya ay matagal na daw na isinumpa. Makapangyarihan ito at piling tao lamang ang nakakahawak. Kaya naman umaasa si Liway na makukuha ito ni Gardo
nang hindi siya gaanong mahihirapan. Noon din ay lumarga si Gardo at naglakbay patungo sa tagong baryo ng mga aswang. Kahit papaano, may nalalaman siya sa pakikipaglaban. Kaya niyang talunin ng isang gabunan kahit pa ang dala lang niya ay ang kanyang pinakamamahal na bronsing punyal. Hindi siya nahirapan sa pagpunta sa nasabing baryo. Bagamat nakatago ito sa mata ng nakararami, ay kaya naman niyang tuntunin ito sa tulong ni Liway na pansamantala ay may ipinagamit sa kanyang kwintas na magsisilbing gabay para magawa niya ang kanyang misyon. Nagpasalamat naman si Gardo sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Liway at nangako sa mismong harapan nito. Ipinangako niya na siya ay nakatakdang sumugpo ng kahit na anong uri at lahi ng mga nilalang na may masasamang hangarin sa kapwa, maging tao man ito o aswang na kumakain ng laman loob. Kahit alam niyang nakakatakot sila, ay hindi niya sila aatrasan. Nakikipaglaban siya ng buo sa loob. Gusto niyang patunayan sa kanyang namayapang ama na magagawa niyang higitan ang anumang bagay na nagawa na nitong gawin noong nabubuhay pa lamang ito. Hindi siya papayag na basta na lang matalo at hayaan ang kaibigan na maghasik ng lagim, dahilan kung bakit maraming inosente ang nadadamay at nagkaroon na ng sama ng loob. Lingid sa kaalaman ng lahat, bukod sa isa siyang albularyo, ay kaya niya ding umusal ng mga ritual kapag ginagamit niya ang mutsa na ipinagkatiwala sa kanya ni Liway. Masyado itong makapangyarihan, kaya may lakip itong ritual na pwede niyang magamit para makontrol ang kakayahan ng mutsa. Kaya siya nitong gawing kasing lakas ng aswang, kasing tatag ng engkanto, kasing tuso ng elemento, at kahit na anong nilalang na magbibigay sa kanya ng pambihirang kakayahan. Kaya din siya nitong gawing invisible at makipag-usap sa mga elemento anumang oras niya naisin. Namumuhay na lang siya kasama ang kanyang ina. Sumasaya lang siya kapag nabibigyan niya ng mabubuting balita ang kanyang ina patungkol sa mga taong natulungan niya at nailigtas mula sa kapahamakan. Kapag nasa lakad siya, kagaya ng ginagawa niya ngayon, palagi pa siya nitong sinusuportahan at binibigyan ng pag-asa. Umayo ka, anak. Naway magtagumpay ka sa pagkuha ng nasabing mutya. Alam ko, ito lang ang magiging lunas sa kasamaan ng iyong kaibigang si Dante. Nagtataka lang ako, inay. Makapangyarihan din naman ang kwintas na ipinahiram sa akin ni Liway. Pero bakit kailangan ko pang suungin ang panganib at guluhin ang pamumuhay ng mga aswang kung pwede ko naman itong gamitin? Marahil ay may dahilan ng diwatang Liway, anak. Lahat naman kasi ng mutya, agimat o anting-anting ay may taglay na kakayahang walang kasing tulad. Lahat ng ito'y may sariling kapangyarihan na piling mga pangyayari lamang ang kayang tulungan. Kaya kung kailangan mong kunin ang mutya na nasa pangangalaga ng mga aswang, ay pwede mo itong kuhanin. Lagi mo lang tatandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede kang maging marahas, kalaban man o hindi. May mga bagay na naidadaan sa maayos na usapan kaysa sa alukin kaagad sila ng pakikidigma para mapatunayan kung gaano kalakas ang isa't isa. Maraming paraan, anak. Ang hiling ko lang ay mag-iingat ka. Tumango si Gardo at inalala ang naging usapan nila ni Diwatang Liway. Ang baryong nakatakda niyang puntahan ay nasa liblib at pinakadulo na ng kanilang bayan. Tagong-tago ito sa kabihasnan dahil umiiwas ang mga aswang na sila ay masalanta ng mga tao. Dati ay isa itong matiwasay na lugar
na bigla na lang nagkaroon ng mga aswang. Walang nakakaalam kung saan sila nang galing. Ngunit hindi na niya ito kailangang alamin pa. Ang mahalagang punterya niya ay kailangang makuha lang ang mutya sa kahit na anong paraan. Tirik na ang araw nang makarating sila sa nasabing baryo. Pakiwari ni Gardo, limot na ito ng panahon. Marami na ang nakakalat na mga kamalig, subalit hindi naman niya matiyak kung bakit parang inabandona na ng mga aswang ang kanilang tahanan. Hindi nakatiis na hinanap ni Gardo ang lugar kung saan banda naroon ng mga aswang. Malakas ang pakiramdam niya. May pinagkakaabalahan ng mga ito, kaya hindi niya mahagilap. Gayunpaman, sa kanyang paglalakad ay may mga natatanaw na siyang tao sa paligid. Hindi lang niya magawang magsalita ng kahit ano, lalo na't wala naman siyang nakikitang mali sa mga kinikilos ng mga to. Naglakad-lakad pa siya hanggang sa marating na niya ang pinakakabisera ng buong lugar. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Isa kang dayo sa tingin ko. Untag sa kanya ng isang babaeng nakasalubong na may dalang malaking lalagyan. Tama ka. Naliligaw kasi ako eh. Hindi ko na alam kung paano makalabas sa lugar na to. Tinitigan siya ng babae. Tinatantya kung nagsisinungaling ba siya. Nang wala itong mapatunayan sa unang pagdududa sa isipan nito, ay bahagyang nagliwanag ang muka at humarap sa kanya. Hindi ka dapat narito. Mga aswang ang lahat ng taong nakatira dito, maliban sa tatay ko. Anak siya ng pinuno ng mga aswang, pero hindi niya tinanggap ang bertod. Kaya hanggang ngayon, hindi pa kami lubusang nalalaman ng kadiliman. Hindi ka agad sumagot si Gardo. Pero gumagana ang isip niya. Kung ang babae ay anak ng pinuno ng aswang, dapat ay dumikit siya sa babae. Eh, miss, wala kasi akong matutuluyan eh. Isa pa, gabi na. Baka mamaya maligaw na naman ako sa mas masukal pang lugar. Ayokong maabutan ng mababangis na hayop sa kagubatan. Mas gugustuhin mong makain ng mabangis na hayop kesa maiwan sa baryong to. Aniya na hindi na sinagot pa ni Gardo. Ipinagpatuloy niya ang una niyang naisip na gawin, ang dumikit sa babae. Nakilala niya ito bilang si Andeng. Tagasan ka pala? Tanong sa kanya ni Andeng. Tagakabilang bayan ako. Napadpad ako sa inyong lugar dahil naliligaw ako. Nakalimutan ko saan banda ang labasan sa lugar na to eh. Huwag kang mag-alala at ihahatid kita mamaya. Oo nga pala, pumunta muna tayo sa bahay. Kailangan kong magpaalam kay ama. Hindi kasi ako umaalis nang hindi niya nalalaman kung saan ako nagpupunta. Nako, ayos lang. Ako nga itong nahihiya sa'yo eh. Naabala ko patuloy kayo, lalo ka na. Okay lang yon. Swerte mo lang. At akong nakatagpo sa'yo. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit kapag naaalala niyang aswang nga pala ang babae, ay napapatango na lang siya ng mag-isa. Alam niyang mababangis ang mga aswang sa lugar na yon, kaya kailangan niyang mag-ingat. Gayunpaman, kapag inako ng mga aswang ang responsibilidad nila sa isang tao, ay poprotektahan naman nila ito hanggang kamatayan. Kaya kampante ang loob niya kahit papaano. Sumama siya kay Andeng papunta sa bahay nito. Malapit lang pala yon sa kung saan siya nito natagpuan. Kaya minatsyagan niya ng palihimang paligid. Malaki ang bahay ni na Andeng. Gawa ito sa kawayan at tabla. Hiwalay ang kusina at banyo. Nasa labas ito ng kanilang pinakabahay. Marami ding nakatira sa kanilang tahanan, maliban kina Andeng at sa mga magulang niya. Pagkapasok nila sa bahay, nakaramdam kaagad ng init sa kanyang kwintas na suot si Gardo. Kaagad na sumama ang kanyang pakiramdam. Natatandaan niya
Nabanggit ng diwatang liway na kapag natagpuan na niya sa lugar na yon ang mutya, ay magiinit daw ang kwintas. Ito na marahil ang hudyat, kaya naisip ni Gardo na nasa paligid lang ang mutya. Kailangan ko itong mahanap sa lalong madaling panahon. Hindi ako papayag na basta na lang umuwing bigo. Kailangan makuha kong mutya sa kahit na anong paraan. Mahinang wika niya sa kanyang sarili. Naabutan nila sa may salas ang ama at ina ni Andeng. Unang napatitig sa kanya ang tatay ng dalaga. Sino siya, anak? Ngayon ko lang siya nakita sa lugar natin. Pansin ni Gardo, iba ang naging reaksyon ng ina ni Andeng nang makita siya. Larawan ang ginang ng pagkatakam. Anak, may bisita ka? Maaari ko ba siyang hiramin mamaya? Namimilog ang mga matang wika nito, kaya naman napalunok ng lihim si Gardo. Mukhang magiging biktima pa siya ng ina ni Andeng at magiging hapunan kung sakali. Ina, hindi mo siya pwedeng hiramin. Kargo ko ang lalaking to. Maghanap ka ng bisitang para sa'yo. Katwira ni Andeng na sinagundahan naman ng ama niya. Tingin ni Gardo, mabuting tao si Mang Andy. Kahit hindi alam ng mga ito na alam niyang aswang ang buong pamilya at maging ang mga tao sa nayong iyon, nararamdaman niyang mabuti ang kalooban nito. Kaya naman binati niya ng magandang gabi ang lalaki. Magandang gabi po, Mang Andy. Pasensya na po kung nakarating ako sa inyo ng walang pasabi. Ako po'y naliligaw at hindi na malaman ang daan palabas. Gusto ko lang sanang makauwi. Tumango ang Ginoo at minuestrahan siyang maupo sa sofa. Ramdam ni Gardo ang nanunuot na titig sa kanya ni Aling Sabina, ang ina ni Andeng. Kung hindi mo mamasamain, gusto ko sanang itanong kung ano nangyari sa'yo. Bakit ka naligaw? Saan ka ba galing? Mabilis na naghabi ng kwento sa kanyang isipan si Gardo. Namamasyalo ako sa kagubatan nang habulin ako ng aking kaibigan. Natakot ako nang saktan niya ako. Halos nagulat ako sa kanyang taglay na kabangisan. May ginagamit siyang kakaibang bagay na nakakapaghasik ng lagim sa bawat taong humarang sa kanyang daraanan. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag niya na may kaibigan siyang nakalimot sa kabutihan nang mahawakan ng isang makapangyarihang mutya. Naging ganid ito at walang konsensya. Kahit sino na lang ay kanyang sinasaktan. Ito ang dahilan kung maging siya ay hindi na kinikilala. Gusto na din siyang patayin ng kanyang kaibigan. Tumakas po ako at nilayuan siya. Matutuwa na sana ako nang mawala siya sa landas ko. Kung kaso lang, uli na nang napagtanto kong ako pala ang nawawala sa tamang landas. Sa madaling salita, naligaw po ako. Kaya nagkita kami ni Andeng. Tumawa ang Ginoo na si Mang Andy at tinapik si Gardo. Huwag ka mag-alala, iho. Naniniwala ako sa'yo. Sinabay siya ng mag-anak sa hapunan. Nagulat si Gardo dahil hindi naman tao ang kinakain nila. Natuwa tuloy si Andeng. Sa akala mo ba, tao ka agad ang nilalanta ka namin? Hindi naman sa ganun. Gardo, totoong aswang ang aking mag-anak. Pero umaatake lamang yun tuwing kabilugan ng buwan. Tsaka pa lang kami nakakalimot sa aming sarili. Gayunpaman, tao pa din kami. Hindi kami naguulam ng karning tao sa hapag tuwing kumakain kami. Gawain lang yun ng mga kanibal. Paliwanag ng dalaga. Hindi maiwasan ni Gardo ang mapatitig sa magandang mukha ni Andeng. Tingin niya, mas lalo pang gaganda ang dalaga kung matuto itong mag-ayos. Sa maikling panahon na nagkasama sila, napagtanto ni Gardo na mabubuting nila lang ang mga aswang na nakatira sa baryong ito. Ayon kay Andeng,
Dati naman talaga daw silang nakatira sa bayan. Kaso lang, dala ng inggit at hindi pagkakontento ng kapwa, sariling kababayan nila ang nagsuplong sa kanila, kaya tinugis sila ng taong bayan. Ang kanyang ama bilang pinuno ay walang mapagpipilian, kundi ang lumikas kasama ang kanyang mga kauri. Napilitan silang mamundok para mailayo ang kanilang lahi sa kapahamakan. Hindi naman talaga kami nag-aanap ng gulo eh. Ang totoo niyan, ilan na sa mga residente ang nailigtas na namin sa tuwing sila'y nalalagay sa alanganin. Subalit magkaiba ang pananaw namin, lalo't may karumihan ng isip ng mga tao. Sila na nga ang tinulungan, kami pa ang lalabas na masama. Paliwanag ni Mang Andy. Hindi maiwasan ni Gardo ang mayamot sa kauri niyang tao. Sila pa ang naturingang pinakamataas na antas na uri ng nilalang sa mundo. Sila itong pinakamarumi, pinakawalang kwenta, at pinakawalang saysay. Ikinalulungkot ko po ang ginawa ng aking mga kauri sa inyo, Mang Andy. Hindi ko alam, ganyan pala sila. Huwag mo nang alalahanin niyo, Gardo. Hindi mo naman hawak ang pag-iisip ng ibang tao. Naghanda na si Andeng para sa paghahatid kay Gardo sa labasan. Ngunit nagulantang silang lahat nang magkagulo ang mga aswang sa ibinalita ng isa sa mga utusan ni Aling Sabina. Pinuno, may isang binata sa bungad ng ating nayon. Makapangyarihan siya. Ilan na sa mga aswang nating kauri ang kanyang pinatay. Ano? Bakit? Anong kasalanan ang ginawa ninyo? Wala, Pinuno. Wala. Basta na lang siyang dumating at naghasik ng lagim. Mas masama pa siya sa atin, Pinuno! Kinabahan si Gardo nang marinig yon. Malamang, ang lalaki na tinutukoy ng utusan ni Aling Sabina ay si Hector, ang kanyang matalik na kaibigan. Halika, Gardo. Sumama ka sa akin. Hindi ka po pwedeng mapahamak. Pero Andeng, hindi ko kayo po pwedeng pabayaan. Hayaan niyo akong tumulong. Nanlaki ang mga mata ni Andeng nang makitang may hinugot na itak mula sa kanyang tagiliran si Gardo. Hindi niya palalagpasin ang ginawang ito ng kanyang kaibigan. Labis-labis na ang kasamaan nito na pati ang mga nananahimik na mga aswang ay kanya pang ginulo. Pero hindi mo naman laban to. Patuwiran ang kaibigan na babae. Huwag ka mag-alala, Andeng. Ang lalaking umatake sa inyo ay ang matalik kong kaibigan na tinatakasan ko. Marahil, kailangan ko na siyang labanan ngayon. Hindi ako papayag na matalo niya kayo. Galit niyang wika. Inarap siya ni Mang Andy. Kung ganun, malakas nga ang loob mo, iho. Bilang tulong na may bibigay ko sa'yo, gamitin mo ang mutya na pinangangalagaan namin para magapi mo ang iyong kalaban. Nagliwanag ang mukha ni Gardo. Ito ang mutyang tinutukoy ni Diwatang Liway. Isa itong hugis bilog na kulay dilaw ang liwanag. Nanginginig ang kanyang mga kamay na tinanggap ang mutya. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding lakas na hindi niya inaasahan. Pinasingkit niya ang mga mata at natanaw sa malayo ang masama niyang kaibigan. Pinagbabalya nito ang mga aswang na pilit siyang hinaharangan sa kanyang daraanan. Namangha si Gardo sa kakayahang taglay ng mutya. Kahit madilim, ay nakikita niya ng malinaw ang buong paligid. Hinarap niya ang mag-anak ni Andeng. Dito na lang po kayo. Ako na ang haharap sa salbahe nating panauhin. Aniya at tumakbo. Maging sa paghakbang ay hindi niya maiwasang mapahanga. Kay bilis ng ginawa niyang pagtakbo. Hector! Sigaw niya nang makita ang lalaki na sinasaksak ang isa sa mga aswang. Nagulat siya nang makitang bahagyang nag-ibang itsura nito. Tila ba naging halimaw na dahil tinubuan ng kakaibang kaliskis ang balat nito sa pisngi. Oh,
mahal kong kaibigan. Hindi kita kaibigan. Masama ka at magnanakaw! Akala mo ba magagawa mo pa akong talunin ngayon? Ako na ang pinakamalakas. Lumakas ka lang dahil ninakaw mo ang mutsa ko. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Gardo. Kaagad niyang sinugod si Hector at inatake ng suntok. Tinamaan sa pangang lalaki, ngunit sa halip na masaktan ay tumawa pa to. Hanggang pagkagalit ka na lang, Gardo. Hindi mo na ako kailanman matatalo. Sa pagkakataong ito, ay ang lalaki naman ang umatake sa kanya at naglabas ng malakas na puwersa. Sa isang iglap, nagawa nitong pahabain ang mga kuko at kinalmot ang binata. Gayunpaman, kahit malalalim na ang sugat na natamo ni Gardo, ay kusa itong naghihilom dahil sa taglay na kakayahan ng hawak niyang mutsa. Hindi ako papayag na maghasik ka ng lagim kahit kanino. Ah, ganun. O sige, unahin natin ang pinuno ng baryong to. Malutong na humalakhak si Hector at kaagad na inatake ang mga aswang na humaharang sa kanyang daraanan. Hindi naman naging pabaya si Gardo. Gamit ang kakayahan ng mutsa, tumakbo siya ng mabilis at inatake si Hector. Hindi na niya binigyan pa ng pagkakataong makaganti ang lalaki. Lahat ng mga pag-ataking ginawa niya ay sinalulahat ng kanyang dating kaibigan. Kinaulanan niya itong patuloy ng pag-atake ng buong lakas. Wala nang nagawa si Hector para makalaban. Ibinuhos niyang lahat ang kanyang kakayahan hanggang sa tuluyan na niyang matalo ang dating kaibigan. Kalaunan, nagawa niyang paluhuri ng binata. Hindi ka karapat-dapat para magmay-ari ng mutsa, Hector. Nilamon ka na ng labis na kasamaan. Dapat sa'yo, parusahan! Uwi ka ni Gardo at itinaas ang mutsa na kanina ay hawak pa ni Hector. Saksi ang lahat nang unti-unting malusaw ang lalaki hanggang sa maging likido na at hinigop ng mutsa. Nasilaw pa ang mga aswang nang lumikha ito ng liwanag hanggang sa tuluyan ng maging tahimik ang lahat. Dahil sa labis na tuwa, ay nagbigay pugay ang mga aswang sa magandang ginawa ni Gardo. Gayunpaman, hindi siya tumulad kay Hector. Hindi siya nagpalamon sa kapangyarihan. Sa halip, isinaulipan niya ang mutsa na ipinagamit sa kanya ni Mang Andy. Isa kang tunay na bayani, Gardo. Lahat kami humahanga sa iyo. Nagpapasalamat po ako sa kabutihang taglay ninyo, Mang Andy. Hinayaan ninyo akong labanan si Hector at nagtiwala kayo sa akin na gamitin ang mutsa. Mula noon, naging maayos na ang samahan ng mga aswang at ng normal na tao. Nagkakaintindihan ng lahat at binasbasan ni Diwatang Liway ang kanilang mga gawain sa araw-araw. Wala nang nagpapadala sa kapangyarihan at kasakiman. Si Hector naman ay mahabang panahon nang nakakulong sa mutsa at naibaon sa kailaliman ng lupa. Umaasa siya na balang araw, isang sakim na naman ang makakahukay sa kanya at maghihintay sa pagpapalaganap ng lagim na nais niyang makamtan. Siguradong si Dandy, naliligaw na siyang talaga. Kanina pa siya paikot-ikot habang naghahanap ng tamang daan
para makauwi na sa kalsadang papunta sa bayan nila. Ngunit humahantong siya sa lumang tulay na may dalawang malalaking puno ng akasya sa magkabilang gilid. Sumama ka na lang kasi sa akin. Alam mo bang masyado ng delikado ngayon kapag ginabi ka sa daan? Untag sa kanya ni Jameer. E paano naman ang nanay ko? Siguradong pagagalitan niya ako. Rebelde niya, tsaka tatalikuran na naman si Jameer. Sus, hindi magagalit si Aling Susan. Para ka namang hindi binata eh. Halika na kasi. Walang nagawa si Dandy kundi ang sumunod sa kaibigan niyang si Jameer ng mga sandaling yon. Naglalakad sila sa madilim na kalsada habang kinukwento ng kaibigan sa kanya ang nangyari noong minsang ginabi siya ng uwi mula sa Galaan. Ilang araw lang daw ang nakakaraan mula nang dumating sa kanilang baryo si Ina, isang kamag-anak na nagmula sa malayong baryo. Hindi normal ang pagkakapadpad ni Ina sa kanilang lugar. Natagpuan lang ang dalaga ng isang namamasadang tricycle isang umaga habang bumibiyahe ito. Akala nga ng butihing lalaki ay patay na ang babae, kaya nilapitan niya to at sinubukang suriin kung may pulso pa ba. Dati na din daw kasing ginagawang tapunan ng mga biktima ng salvage ang kanilang lugar, kaya medyo nasasanay na ang mga tao na may natatagpo ang patay sa kanilang lugar ng hindi inaasahan. Nagulat ang driver dahil nagmulat ng mata si Ina at umisi. Nang daklutin siya nito, ay tsaka pa lamang napagtanto ng driver kung gaano kadelikado ang babaeng balak niya sanang tulungan. Grabe naman ang kamag-anak mong yan. Adik ba siya? Ika ni Dandy. Hindi ko masabi. Nakapagtataka lang kasi. Bigla ng pagdating niya. At hindi pa dumiretso sa amin. Wala siyang dalang gamit nang dumating. Tapos ang dungis pa ng damit na suot niya nang makita namin. Para bang hindi siya handa sa pagdating sa aming bayan. Parang tubakas lang siya. Nakakatakot naman. Uwika ni Dandy. Oo, kaya siya pinaniniwalaan na aswang ng mga chismosa naming kapitbahay. Eh, may ebidensya ba naman? Muli ay usisa ni Dandy. Muli na namang nagkwento si Jameer. Nang umiwas nga ang bigla ang driver ng tricycle, ay ikinagalit daw ito ni Ina. Kaagad siyang dinamba at binutasan ng lalamunan, tsaka nilantakan yon nang walang pagdadalawang isip. May nakasaksi kasi ng nasabing pangyayari. Isang ginang na naglalako ng mainit-init pang kakanin. Labis itong nagimbal nang makita ang nasabing krimen. Ang masaklap lang ay nagtatago ito at hindi mahanap ng mga alagad ng batas. Grabe naman palang nangyaring yun dito sa bayan nyo. Oo, kaya nga pinagbabawalan na kaming lumabas tuwing gabi. Pwede daw kasi tayong mayanggaw. Paliwanag ni Jameer. Umiling kaagad sa narinig si Dandy. Alam mo tol, iba ang paniniwala namin eh. Sabi kasi ni nanay, ang mga aswang daw, hindi yan basta nangyayanggaw. Takot lang nila kapag may hinawaan sila. Imbes na sila lang ang maghahanap ng mabibiktima, may kaagaw na sila. Iyon ang mahirap. Maliban na lang daw kapag gustong bigyan ng leksyon ng aswang ang kanyang kaaway. Totoong nagagawa nilang mangyanggaw, pero hindi sa lahat ng pagkakataon nagtatagumpay sila na mahawaan ng isang tao. Para lang daw tong barang, o kung sa scientific explanation, para lang daw silang gumagawa ng experiment. Ang mga tao, ahaluan ng dugo ng aswang. Kung maiimyo ng isang biktima at magtagumpay sa pagtransform, di ayon, aswang na siya. Pero karamihan daw talaga, hindi nakakatiis. Kadalasan mga nayanggaw din ang namamatay. Tumangu-tangu si Jameer sa ipinaliwanag sa kanya ng kaibigan. Habang iniisip niya ang sinabi nito, may punto ang nanay ni Dandy. Tinapik niya to sa balikat. Ikaw talaga tol, kapag usapang aswang, interesado ka talaga. Alam mo namang albularyo si tatay, di ba? Aniya. Lingid sa kaalaman ni Jameer. Si Dandy mismo ay kailan lang nakamit
ang kanyang mutsa na nagsisilbing proteksyon niya mula sa mga elemento. Kaya siya nitong protektahan laban sa mga masasamang maligno at kung ano-ano pa. Hindi lang niya magawang ikwento ang tungkol sa mutsa kay Jameer dahil mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ama na huwag ipagsasabi ang tungkol doon. Gayunpaman, kahit naliligaw siya, ay hindi pa din niya maiwasang maging handa sa mga panahong ganito. Siya ay palaging may baong buntot pagi at kutsilyo na gawa sa tanso. Ito ang sinasabi ng kanyang tatay na pangontra laban sa mga aswang. Oo nga pala no, nakalimutan ko. Pero natatawa lang talaga ako eh. Kahit albularyo ang tatay mo, may mga elemento pa din talaga na sadyang maloko at gusto kang iligaw. Hindi na sumagot si Dandy sa tinuran ng kanyang kaibigan. Huminga na lang siya ng malalim at sinulyapan ang maliwanag na kalangitan. Hindi niya alam kung makakauwi pa ba siya ngayon dahil tila pinaglalaroan siya ng tikbalang na tagapagbantay ng mutsa. Gayunpaman, kung maloko ito, mautak naman siya. Hindi pa siya handang tanggapin ang serbisyo nito. Nahihirapan siyang magtiwala sa nasabing lamang lupa. Kailan lang nang mapagtagumpayan niya ang pagkuha sa mutsa sa puso ng saging. Nakuha niya ito dulot ng tapang at tiyaga. Ngunit dumating ang tagapagbantay at pilit na inagawang mutsa. Nalunok na niya ito kaya hindi niya magawang iluwa. Naglaban sila ng tikbalang at natalo niya ito. Buong mapagpakumbabang yumuko sa kanyang harapan ng lamang lupa at sinabing nakahanda itong maglingkod sa kanya. Iniwan niya ang tikbalang. Sinabi kasi ng kanyang ama ang mga tamang salita na kailangang bitawan ng tikbalang bago niya ito alayan ng kanyang pagtitiwala. Medyo malayo na ang kanilang nalalakad nang may matanaw na silang mga kabahayan sa di kalayuan. Huwag ka lalayo sa akin, Dandy, ah. Baka nasa paligid lang ang aswang na si Ina at minamatsyagan tayo. Mahinang sambit ni Jameer kaya tumango siya at huminto saglit sa paglalakad. Bakit tayo huminto, Dandy? Natatakot ka ba? Hindi naman ako natatakot, pero kailangan lang nating maghanda. Iba kasi ang nararamdaman ko eh. Parang may nakatingin sa atin. Mahina niyang wika. Sasabak ba tayo sa labanan? Kailangan pala na maging mapagmatsyag tayo sa paligid. Sabi niya at inilabas ang may kahabaang latigo na binalutan ng orasyon. Kilala ni Dandy ang nasabing kagamitan. Pagmamay-ari ito ni Jameer kung saan ibinigay ito sa kanya ni Mang Randy, ang kanyang ama. Yun ay isa sa mga pangontra ni Mang Randy sa mga aswang na sa totoo lang ay maraming beses na nilang nakasagupa. Magkaibigan kasi ang ama ni Dandy at ang ama ni Jameer, kaya may nalalaman din sa pakikipaglaban si Jameer, lalo na't naturuan siya ng sariling ama kung paano ito talunin. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating ang dalawa sa tapat ng bahay ni na Jameer. Madilim na ang mga kabahayan. Halatang tulog na ang mga residente. Tanging kuliglig at huni ng panggabing ibon na lamang ang kanilang maririnig. Sila man ni Jameer ay pinagsikapang huwag makagawa ng ingay para mailayo sa kanila ang atensyon ng aswang na pakiwari nila ay nagmamatsyag sa kanila. Naglakad-lakad pa sila hanggang sa magpasya na sana sila na pumasok. Bubuksan na lang nila ang pinto nang mapatalon sa labis na pagkabigla sabay lingon sa bahay ni na Aling Celia sa di kalayuan. Mga kapitbahay! Tulong! Inaaswang kami! Nagkatinginan kaagad sina Dandy at Jameer nang marinig ang sigaw na yon ng ginang. Halatang may nakitang kagimbal-gimbal. Nagkasundo tuloy sila na puntahan ng kapitbahay para malaman kung ano ang nangyari. Pahimik naman ang paligid ngunit natigilan si Dandy nang mapatingin sa bubungan ng bahay ni na Aling Celia. Isang bulto ng babae ang nakikita niyang dahan-dahang gumagapang
mula sa ibabaw ng yero papunta sa ibaba ng bintana. Hubot-hubad ito at magulo ang buhok. Mapupula ang kanyang mata at nandilisik ang anyo. Pakiwari ng binata, handa nang sumugod ang nasabing aswang sa kung sino man ang nasa loob ng bahay. Nang tawagin niya ang atensyon nito, marahas na lumingon sa kanila ang aswang at inilawit ang kanyang dila na tila ba sinisindak sina Dandy at Jamir. Umalakhak si Jamir at ipinakita ang kanyang latigo. Akala mo ba talaga masisindak mo kami ng dila mo? Halika't labanan mo ko! Tawag niya sa aswang na ikinaangil nito. Yan na ba si Ina? Kinakabahang tanong ni Dandy. Tumango naman si Jamir bilang tugon. Bago pa man makaatake ang aswang, ay inunahan na ito ni Jamir. Salot ka, Ina! Hindi ka na dapat umuwi pa! At ilang beses itong hinipas ang latigo. Napapalahaw at napaatungal ang aswang dahil sa nadarama niyang sakit. Hindi niya mainda ang hapdi ng bawat latay na bumabakat sa kanyang balat. Mabangis itong sumingasing na parabang isang leon at tumalun sa lupa na parang pusa. Inihanda naman ni Dandy ang kanyang sarili para sa nalalapit na pagsugod ng aswang. Ang kanyang katawan ay nag-iinit dahil marahil nagbabadya ng pag-atake ang mutya na nasa loob na ng kanyang katawan. Si Jamir naman ay inutusan ni Dandy na pumasok sa loob bahay ni Naaling Celia para silipin kung ayos lang ba ang mag-anak sa loob. Hayaan mo na akong labanan ng aswang na to. Silipin mo na muna si Naaling Celia. Gusto kong malaman kung matibay at maayos ba ang langis na ginawa ni tatay kanina. Aniya, nakaagad naman nitong ikinatango. Magingat ka, Tol. Mabangis ang kaanak kong yan. Hindi pa kasi namin nadidiskubre kung anong lahi ang nangyanggaw sa kanya. Oo, Jamir. Kaagad na pumasok si Jamir sa loob ng bahay ni Naaling Celia. Kaya naharap ni Dandy ng maayos ang aswang na kanina ay gumagapang sa bubong ng bahay. Hindi ako natatakot sa'yo, kaya wag mo nang pag-aksayahang ilawit yung dila mo. Sambit niya sa aswang na kay laki ng bibig nang sumugod sa kanya. Gumanga ito at mas inilawit pa ang dila, kasabay ang pagkakaroon ng buhay ng kanyang buhok. Tila ba mga ahas na nakahanda ng tumuklaw sa kung sino man ang kakalaban sa kanya. Hindi mo ako kayang saktan, Antingero. Wala ang alipin mong tikbalang para unang pumagod sa akin. Yan ang akala mo. Isang boses ang nagpalingon kay Dandy mula sa kakahuyan. Napaatras siya ng matitigan ang pares ng mapupulang mga mata na naghahanda na sa pagsugod sa aswang. Mas lalong nanlisik ang mga mata ni Ina. Nababalot ng puot ang kanyang mga mata. Pakiwari ni Dandy, naghahanap ng tiyempo si Ina para patalikod siyang tirahin. Lumingon ng tikbalang sa kanya. Hindi na muna pinansin ang aswang. Kaagad na nagbigay galang ang laman lupa kay Dandy na labis niyang ikinabigla. Paumanhin kung nagkamali ako sa pagbitaw ng salita, aking amo. Pero ang nais kong ipaabot sa inyo ay ang mensaheng nakahanda akong maging iyong alipin dahil ako ay natalo mo sa isang labanan. Hayaan mong ako muna ang humarap sa aswang bago ikaw. Bilang pangangalaga ko sa mutya at gayon din sa may-ari nito. Napalunok si Dandy nang marinig ang sinabi ng tikbalang. Kaya naman hindi na siya umangal pa sa gusto ng tikbalang. Kaagad siyang tumabi at hinayaang lumaban muna ang kanyang kaibigang bantay. Sa akala ba ninyo ay masisintak ako? Kahit magtulong-tulong pa kayo, ay hindi ninyo ako matatalo.
Bumalasik ang mukha ni Ina at itinaas ang kanyang kamay na sinunod naman ang kanyang magulong buhok. Nagsigapangan yun papunta sa mukha ni Dandy sa halip na sa tikbalang. Nagnanais yatang pumulupot hanggang sa makarating ito sa braso. Nagimbali si Dandy nang sasakalin na sana siya ng mga buhok nito, kaya otomatiko siyang kumilos at pinaghihiwa ang mga buhok na nasa kanyang mukha. Sa bawat ginagawa niyang pagputol ay napapahiyaw ito na tila ba kamay ng aswang o anumang parte ng kanyang katawan ang hinihiwa dahil sa kanyang palahaw. Lumalabas ang kulay itim na dugo na mas nagpatingkad sa kanyang pagnanais na masugatan ang nilalang, sapagkat ngayon ay nalaman niya ang lahi na yumanggaw sa kamag-anak ni Jamir. Ito ay isang gabunan. Ngumisi si Dandy nang mapagtanto ang uri ng aswang na kailangan niyang kalabanin. Isang gabunan. Bago sumugod sa aswang, pinagdaop niya ang magkabilang palad. Umikit, sinamba ang hangin at hinayaang iparamdam ng mutyang nasa loob ng kanyang katawan ang kapangyarihan nito. Ilang sandali pa, umihip ang malakas na hangin. Tila ba gumanti sa ginawang pagtawag ni Dandy. Hindi maiwasan ni Jamir ang humanga nang makita ang ginawa ng kanyang kaibigan. Gusto niyang bawiin ang sinabi nitong baka mabiktima ng aswang dahil ngayon pa lang mukhang ang aswang ang kailangang matakot rito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para magawang ibalya ang babaeng aswang. Hindi niya ito pinakawalan dahil bumuwelta pa siya sa paghila sa balat nitong makulubot at umaktong bubuhatin nito. Nang matantya niya na nga ang bigat ng aswang, ay walang pagdadalawang isip na itinapon niya ito sa tumpok ng basurahan kung saan nabagok ang ulo sa simento. Nangisay ito at ipinilig ang ulo tsaka umatungal ng kay bangis. Muling umangil sa kanya ang aswang, kaya nagmisto lang nag-wrestling sila hanggang sa magmukha ng nagsasabunutan. Ubod lakas niyang hinila ang buhok ng aswang tsaka idiniin ang mukha sa simento at ilang beses itong binago. Hindi huminto si Dandy sa labis na galit. Kung gaano kamangha si Jamir, siya namang tuwa ng tikbalang kahit tanging si Dandy lamang ang nakakakita sa kanya. Gusto niyang ibalita sa lahat na nakatagpo na siya ng matapang at makatarungang amo na siyang bagong tagapangalaga ng mutya. Sa bawat hampas ni Dandy ay napapaigik ang aswang. Namagana ng husto ang mukha nito at nagdugo na ang bibig. Masahol pa siya sa aswang ngayon kung tititigan. Nang sumigaw ang nilalang na itigil na ang kanyang ginagawa, ay sinapak niya ito dahilan para mahimatay ito sa labis na sakit. Kampante si Dandy na manapak ng aswang dahil magkasinlakas na sila ngayon at kung magagawa siyang saktan ng aswang, siguradong magagawa niya itong gantihan. Walang malay itong bumagsak sa simento tsaka tila nahihilong tumayo si Dandy at naglakad patungo sa bahay ni na Aling Celia. Sinalubong siya kaagad ng ginang sa bungad pa lang. Hindi ko akalaing ang tapang mo pala, iho. Isa kang tunay na antingero, kagaya ng iyong ama. Ha? Paano po din yung nasabi ang ganun? Lumapit ang matanda sa kanya at tahimik na bumulong. Alam ko na may mutya kang tinatago dahil binulong sa akin ng kaibigan kong duwende. Natatawang wika ng ginang. Hindi niya tuloy malaman kung may saltik ito o ano. Ngunit na pag-alaman niyang may buntis pala itong anak na siyang ginugulo ni Ina. Ilang gabi na daw na binabalik-balikan ni Ina ang babae dahil nalalanghap daw nito ang mabangong sanggol sa sinapupunan nito. Umalis na siya sa harapan ni Aling Celia at nilapitan ng kaibigan. Tuwang sinalubong siya ni Jamir at binati. Kahit papaano'y naikalma na din naman ni Dandy ang kanyang sarili. Ang galing mo, Dandy!
Hindi ko akalaing mapapatumba mo si Ina ng ganong kadali. Nang sa tingin nila ay hindi na manggugulo ang aswang, nagpasya na silang umuwi sa tahanan ni Najamir. Sinalubong naman sila kaagad ni Aling Alona. Anak, nabalitaan kong kabayanihang ginawa ng kaibigan mong si Dandy. Ayo po, Nay! Ang galing ni Dandy. Nagawa niyang labanan ng aswang nang hindi man lang siya natatakot. Manang-mana siya kay Ninong. Bulalas nito na ang tinutukoy ay ang ama ni Dandy na isang magaling na albularyo. Nako, hindi lang naman po akong tumulong kina Aling Celia, Ninang. Pati si Jamir naman po. Wika niya. Napakunot ang noo ni Aling Alona. Ganun ba? Eh bakit parang nalulungkot ka? Nag-aalala lang ako, Ninang. Si Ina kasi, nalaman ko na kung anong klaseng aswang ang nangyanggaw sa kanya. Ha? Ano? Gabunan po. Hindi ka agad nakapagsalita si Aling Alona. Inabahan siya sa sinabi ni Dandy. Sumagi ka agad sa kanyang isipan ang tungkol sa aswang na nakasagupa niya noon ilang taon na ang nakakaraan. Malamang ito ang humawa kay Ina. Ikinwento niya ang tungkol sa matandang babaeng nagluluto ng lugaw sa kabilang kanto. Dito napagtanto ni Dandy na hindi simpleng yanggaw ang ginawa kay Ina dahil hindi naman talaga si Ina ang nakalaban nila, kundi isang manggagaya. Napasinghap si Aling Alona sa sinabi ni Dandy, kaya naman napaiyak siya nang sabihin kay Jamir na tawagan ang nanay ni Ina na nasa malayong probinsya. Dala ng makabagong teknolohiya, nagawa nilang kausapin ang natitira pa nilang kaanak. Dito na nila nalamang patay na pala si Ina nang dukutin ito ng mga kalalakihan at hindi na natagpuan ang katawan. Pinatotohanan naman ito ng mga alagad ng batas na nakatoka sa kaso ni Ina. Sa katunayan niyan, isang bagong report lang ang kanilang natanggap at sinabing ang naaagnas na bangkay ng babae ay natagpuan na at ipinalibing na. Kaya malamang ang nakita nilang Ina na nasa kanilang lugar ngayon ay hindi ito tunay, kundi ginaya lang ang muka. Isang aswang na nagpapanggap para makapagbagong buhay sa panibagong lugar. Kaya buong akala ng lahat, si Ina talaga ang kanilang nakakasalamuha na nagbabalat kayo lang. Sa ngayon, naging maayos na sa lugar ni Najamir. Wala nang nanggugulo na aswang. Kinuha nila, natakot ang aswang sa ginawa sa kanya ni Dandy na itinuturing nilang isang bayaning nagligtas sa kanila mula sa pag-atake ng aswang. Kaya naman magpahanggang ngayon, hindi makakalimutan ng mga tao ang kanyang ginawa. Protektado ang mga tao ng mutsa na pinangangalagaan ni Dandy. Si Dandy naman ay binabantayan ng kanyang aliping tikbalang na kalaunan, hindi na niya itinuturing na alipin, kundi isang matapat na tagasunod at malapit na kaibigan. Nakakatuwa. Hindi ko akalaing may mutsa ka pala. Higit pa doon, may kaibigan kang tikbalang. Uwi ka sa kanya ni Jamir. Katulad ng nakagawian, magkasama na naman silang dalawa. Hindi na magawa ni Jamir na alukin ang kaibigan ng kaligtasan sa kanyang presensya dahil alam niyang kaya na nito ang sarili. Tumawa lang si Dandy at gumanti ng ngiti. May mga bagay na hindi na kailangang ipalam kahit kanino, tol. Mga bagay na hindi man natin nais na ipagyabang, eh alam naman natin na kailangang manatiling lihim dahil hindi lang mga tao o ibang mabubuting nila lang ang may balak na tuklasin ang tungkol sa hiwaga nito. May mga masasama din ang nais na matuklasan ang tungkol sa mutya na kailangan niyang pag-ingatan. Higit sa lahat, hindi dapat hayaan dahil oras na maagaw ito ng iba ay posibleng malulong ang lahat sa kasamaan.
Maaliwalas ang langit ng hapong yon. Masayang nakaupo si Manang Rowela sa silyang tumba-tumba niya habang pinagmamasda ng apong si Maya. May hawak itong manika at suklay habang inaayos ng dalaga ang damit ng manika nito. Malaki na si Maya, nasa 18 taong gulang. Maganda, mabait at masipag. Ito ang naging katuwang niya sa lahat ng pagsusumikap nila para magkaroon ng tamang halaga na maipantutustos sa kanilang mga pangangailangan. Masiglang babae si Maya at napakaraming kaibigan. Sa katunayan niyan, hindi na niya mabilang kung ilang beses nang nagpakita ng kabaitan sa ibang tao ang kanyang apo. Marahil, ito ang naging dahilan kung bakit sinapit ng kanyang apo ang kalunos-lunos na pangyayari. Naging masaklap ang buhay nito. Hindi niya maiwasang malungkot habang pinagmamasda ng kalagayan ng kanyang nag-iisang apo. Naging biktima ito ng panggagahasa. Akala niya magiging ayos lang ang lahat matapos niyang iasa sa mga alagad ng batas ang lahat-lahat. Gusto ko nang mamatay, La. Hindi ko na kaya. Sawa na akong pakinggan ang panghuhusga ng mga tao. Sobrang lubog na ako sa kahihiyan. Wika nito, tsaka humagulgol ng walang humpay. Naaawa si Manang Rowela sa kanyang apo. Para sa kanya, hindi karapat-dapat ang kanyang apo para danasin ang ganito kasaklap na pangyayari. Sobra na at hindi makatarungan. Kung sana lang nalaman nila kaagad kung sino ang mga taong lumapastangan sa kanyang apo, di sana'y nabigyan na ng hustisya ang nangyari rito. Sana'y nakamit na ng kanyang apo ang katahimikan na matagal na nitong inaasam. Apo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong isiping kasalanan mo kung bakit ka napahamak. Sadyang may mga taong abusado sa mundo. Hindi nila kayang makontento sa kung ano ang meron sila. Inangad nila ang isang katulad mo na masyadong malinis at banal kumpara sa mga buhay nila. Lola, hindi na ako malinis. Hindi na ako banal. Masama na akong tao. Palahaw niya na labis na nakapagpawasak ng puso ni Manang Rowela. Hindi niya kailanman mapapatawad ang mga taong kumanti sa kanyang apo. Huwag kang mag-alala, Maya. Gagawin ng Lola ang lahat para makapaghigante sa mga taong dapat gantihan. Aniya, habang matiim na nakatitig sa hawak na manika ng kanyang apo. Kinagabihan, nagpunta si Manang Rowela sa gitna ng kagubatan. Tahimik na ang gabi. Wala nang palatanda ang may gumagala pang tao sa mga oras na yon. Palingon-lingon siya sa paligid. Ilang sandali lang, pumasok siya sa naroong kubo. Matagal nang may tinatagong lihim si Manang Rowela. Hindi man niya maibahagi kay Maya ang tungkol dito, ay mahal na mahal naman niya ang kanyang apo. Kailangan kong gawin to. Alam ko, nangako ako sa puntod ng aking anak na aalagaan ko ang aking apo. Pero hindi ko kayang manahimik na lamang habang nakikita siyang nagdurusa. Itinago ko na ang katauhang ito bilang pagbabagong buhay. Pero paano namin gagawin ang bagay na yon kung ganyang may mga taong kay iitim ng mga budhi ang gustong sumira sa amin? Hindi ko na kayang manahimik pa. Magbabayad ang dapat na magbayad. Aniya at binuksan ng isang baul. Tumambad doon ang isang telang yari sa pelus.
matagal na panahon na ang hindi niya nahawakan ang mutyang yon. Sa katunayan, itinakwil na niya ang nasabing katauhan na pwede siyang maging oras na ibalik niya sa kanyang sariling posesyon ang nasabing mutya. Noong una, hindi niya magawang itapon o ipagkatiwala ang nasabing mutya sa iba. Nararamdaman niya na may paggagamitan pa siya noon. Ngayon alam na niya, para dito pala yon. Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang damputin niya ang tela. Binuklat niya ito at tumambad sa kanya ang maliwanag ngunit kulay itim na bato. Nag-aanyaya na naman ito na kanyang isubo. Kagaya ng dati, nagpatianod si Manang Rowela. Muli niyang tinanggap ang mutya alang-alang sa kanyang apo. Inihanda niya ang sarili upang muling yakapin ang pagkatao ng isang aswang. Sa isang iglap, kay bilis nagbago ng kanyang anyo. Ang kaninang matanda niyang itsura ay mas kumulubot at naging kulay itim. Nagkaroon siya ng mahahabang buhok at kuko. Ang kanyang mukha ay naging nakakatakot. Sa madaling salita, siya ay muling naging isang aswang. Nang gabing yon, hindi sa pagbabagong anyo nagtatapos ang pagkaaswang ni Manang Rowela. Ginusto niyang gumanti sapagkat nalalanghap niya sa paligid ang amoy ng mga taong lumapastangan sa kanyang apo. Matagal na niyang kinabisado ang mutya ng pagkaaswang. Dalaga pa lang siya ay tinanggap na niya ang pamanang ito ng kanyang mga magulang. Wala siyang ibang hangad kundi ang mamuhay lang ng tahimik at wagas. Subalit may mga tao talaga na likas na sa sarili ang kasamaan. Isang nagngangalang Pedro ang nakipagkilala sa kanya. Nagkamabutihang loob sila, naging magkasintahan at pinasok ang pagpapamilya. Pagkatapos ng kanilang kasal, ipinagtapat ni Manang Rowela ang tungkol sa kanyang tunay na katauhan. Tiwalang tiwala siya na matatanggap ng kanyang asawa ang totoo niyang pagkatao. Ngunit nang magbago na siya ng anyo, nagkamali siya ng hinala. Ang lalaking kanyang iniibig ay kababakasan ng galit sa mga mata sapagkat naaalala nito ang kamatayan ng sariling mga magulang sa kamay mismo ng mga aswang. Mariing tinanggi ni Manang Rowela na may kinalaman siya doon dahil yun naman talaga ang totoo. Ngunit hindi naniwala si Pedro. Sa halip, kinamuhian siya ng lalaki, itinakwil at pinandirihan. Dahil sa labis na pagmamahal, tinanggap ni Manang Rowela ang lahat ng masasakit na paratang ng lalaking kanyang nakaisang dibdib. Nagpakalayo-layo siya, pilit na namuhay ng mag-isa. Ngunit kung kailan akala niya ay makakapagsimula na siya, sa kanya naman napagtanto na siya pala ay buntis. Dinadala niya ang anak ni Pedro. Ito naman ang nanay ni Maya. Masakit man para kay Manang Rowela ang sinapit ng kanyang buhay pag-ibig, ay hindi niya ipinagkait sa bata ang kanyang pagmamahal. Napalaki niya ito ng maayos. Nang magdalaga ang nanay ni Maya, ipinakilala nito si Ruel, ang lalaking minamahal nito. Sa labis na kabaitan ni Manang Rowela ay hindi niya hinadlangan ang pagmamahalan ng dalawa. Mas lalo siyang natuwa dahil may lahing aswang din si Ruel. Gabi-gabi, magkasama silang tatlo. Naghahasik sila ng lagim. Ginagantihan ng mga inosenteng tao na sa tingin nila ay mapanghusga at pinandidirihan sila. Hindi nila alam, isang magaling na albularyo ang nakapansin sa kanila. Naghanda ang nasabing albularyo. Hinintay ang pagbabalik nila. Nang mangyari nga yun, napuruhan ang asawa ng kanyang anak. Dahil buntis ang anak, ay pinatakas na sila ni Ruel. Ayaw pa sana ng kanyang anak na iwan ang asawa, pero alam niya
masyadong delikado ang kalagayan nito. Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban, inilayo niya ang sariling anak. Umiiyak ito at nagwawala habang nakikita na pinagtutulungan na ng taong bayan ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pagdating sa kanilang lungga, isinilang naman ng isang babaeng sanggol na pinangalan ng Maya. Matutuwa na sana si Manang Ruela, ngunit ng gabi ding yon ay pumanaw ang kanyang anak. Hindi nito kinaya ang labis na kalungkutan at sakit ng panganganak dahil kahit nahawaan ito ng aswang na asawa, ay hindi niya pa naipamamana sa anak ang kanyang bertud ng pagkaaswang. Ibig sabihin, masugatan man ang kanyang anak ay kailangan ng matinding gamutan. Hindi katulad niya na kapag nasugatan ay kusang maghihilom at tanging peklat na lamang ang maiiwan. Walang pagsidla ng kalungkutan ng matanda nang pumanaw ang kanyang anak. Gayunpaman, ipinangako niya sa ibabaw ng bangkay nito na pangangalagaan niya si Maya. Naging maayos nga naman ang buhay nila. Ngunit may mga lapastangan na kinanti ang kanyang butihing apo. Kaya naman hindi siya papayag na masaktan ng mga ito ang kanyang pinakamamahal na si Maya. Tahimik na sa kabayanan nang lumapag siya. Una niyang pinuntahan ang tanod na si Mang Roberto. Naabutan niya na nakikipag-inuman ito sa mga kasamahan sa isang papasara ng tindahan. Bebang, huwag ka muna magsara. Kailangan pa namin ng gin. Bulyaw nito na ikinangalit ng kanyang bagang. Aba Roberto, may laki na ng utang ninyo sa tindahan ko ah. Ano, papalista mo na naman ba yan? Angal ng tinderang si Bebang. Inilabas ka agad ni Roberto ang kanyang daladalang kutsilyo. Hindi mo ba ako pagbibigyan? Baka nakakalimutan mo. May kasalanan ka pa sa akin. Ipinagkalat mo sa mga kaibigan mong chismosa na may utang pa ako sa'yo. Ang kapal naman talaga ng mukha mong takutin ako, no, Roberto? Palibasa, ikaw ang tanod na nagpapasimuno ng gulo. Wala kayong magagawa. Eh, malapit ako kay Kapitan eh. Kaya kahit anong gustuin ko, magagawa ko. Ah, ganon. Kaya pati ang inosenteng si Maya, pinakialaman nyo. Nako, sana makarma kayo sa ginawa ninyo. Hindi na kayo naawa sa bata. Alam kong hindi na kayo makukulong, kaya sana mga alagad ng dilim na lang ang pumatay sa inyo. Nanggigigil na sagot ni Aling Bebang. Biglang nagdilim ang paningin ni Mang Roberto. Nagulat ang kanyang mga kainuman nang hablutin ng lalaki si Aling Bebang at iumang ang hawak niyang patalim. Sino ka ba sa akala mo at ganyan ka makapagsalita, ha? Hindi mo ba alam na kaya kong patayin ang buong pamilya mo at maging ikaw? Nagbabaga ang mga matang wika niya sa ginang. Wala kang alam sa ginawa ko ng gabing yon. Kung nasarapan man si Maya sa piling ng lalaking pinagkatiwalaan ko sa hiyas niya, wala ka ng pakialam doon. Wala! Namutla naman kaagad si Aling Bebang, ngunit hindi na nagsalita pa. Basta na lang siyang tinulak ni Mang Roberto pabalik sa kanyang tindahan. Lingid sa kanilang kaalaman, mas lalong napupuot si Manang Ruela sa ginawa ni Mang Roberto. Kaya naman pinakahihintay niya ang tamang pagkakataon na maharap ang palalong lalaki. Ilang sandali pa siyang naghintay hanggang sa magawa na nga nitong maglakad pa uwi. Hiwalay ang landas na kailangang tahakin ng lalaki pa uwi sa kanilang bahay. Mabilis na tumalilis si Manang Ruela para sundan ng lalaki. Hindi na niya napigilan ang paglalaway niya. Nang mapatapat sa paglalakad ni Mang Roberto sa madilim na kakahoyan, ay gayo na lang ang pagkatuwa sa nakasusuklam na mukha ni Manang Ruela. Walang pakundangan na niyang tinambangan ng tanod
at walang sawang pinagkakalmot ito. Halos magsuka si Mang Roberto sa kasisigaw. Hindi siya tinigilan ni Manang Ruela hanggang sa magkanda sugat-sugat ang kanyang buong katawan. Hayop ka! Lintik lang ang walang ganti! Hindi ako papayag na basta mo na lang akong dalhungin! Walang hiyang aswang! Angil ni Manang Ruela. Hinayaan niyang gumalaw ang kanyang mahaba at magulong buhok na animo ilang taon nang hindi nadadaanan ng sukulay at pinulupot sa katawan ni Mang Roberto. Pakawalan mo ko, hayop ka! Ano bang kasalanan ko sa inyo? Malaki. Malaki ang kasalanan mo sa akin at hindi ako papayag na masaktan mo ngayon dahil lang sa akala mo ay nakapanlamang ka na. Nangangalit ang bagang nawika ng aswang. Napasigaw na lamang si Mang Roberto nang mabilis at pabiglang hinablot ni Manang Ruela ang kanyang ulo para itingala sa kanyang nanlilisik na mga mata. Kitang-kita niya ang nagbabagang puot sa mukha ng aswang na ngayon ay kasagupa niya. Kinabahan si Mang Roberto. Dehado siya sa posisyon niyang yon. Mas mabilis siyang masasaktan ng aswang dahil hindi man lang siya makagalaw. Hindi na nakapiyok pa ang lalaki nang basta na lang siyang nginisian ng nilalang sabay angat ng mga kamay nitong may mahahabang kuko. Walang awa niyang binutas ang dibdib nito at animo, balot na sinipsip ang tumilamsik na dugo. Ang laman loob na hawak niya ay hayok niyang nilamon kaya nang malunok niya ito ay tila ba nagdiwang ang kanyang sistema. Patay ka na ngayon. Pagkatapos ng puso ay hinablot niya naman ang ari ng matanda kaya ito nangisay at kaagad na pumanaw. Humalakhak nang humalakhak naman si Manang Ruela nang makita niyang dilat ang mga matang lumaylay ang leeg ng isa sa mga lalaking gumahasa sa apo niya. May luha sa kanyang mga mata ng pagmasdan ang bangkay nito. Wala sa uri ko ang nananakit ng mga inosenteng tao. Pero kung ganyang aabuso rin lang kayo nang dahil sa tingin ninyo ay kaya ninyo, kalimutan nyo na ang minsang pagiging swerte ninyo sa buhay. Uulanin kayo ng kamalasan kapag ako ang inyong nilapastangan. Sambit niya sa pagitan ng pag-iyak. Isa na ang napapatay niya at kailangan niyang hanapin ang tatlong iba pa. Hindi niya ginustong maging masama ulit. Sadyang may mga bagay lang na nahihirapan siyang kontrolin, lalo na kapag galit na siya. Nang maubos na niya ang nilalantakang puso ni Mang Roberto, ay kaagad niyang nilisan ang madilim na lugar na yon. Umaasang walang nakakita sa kanyang ginawa at higit sa lahat ay walang nakakilala sa kanya. Kinaumagahan, naging balang buong bayan ni Namaya dahil sa natagpo ang patay sa kakahoyan. Natagpuan daw ang bangkay ng tanod na si Mang Roberto na nilalantakan ng aso. Nawawala na ang mga braso ng lalaki at ang hita naman niya ang kasalukuyang hinihila sana ng mga aso. Nakakatakot namang lumabas, Lola. May mga mababangis na hayop na daw ngayon na umaatake ng mga tao. Wika ni Maya. Eh, buti lang naman yan sa tanod na yan. Eh, kahit papano eh, nakaganti tayo sa kasamaan na ginawa nila sa'yo. Sa bagay po, Lola. Minsan nga naisip ko, sana maging katulad ako ng isang aswang. Kapag kinanti, magagawa ang lahat para makaganti. Mabuti na din ang nag-iingat, apo. Kaya ikaw, huwag ka nang lalabas ng bahay. Lahat ng kailangan mo
ay ako na ang mangangalap. Pero Lola, hindi naman kita pwedeng pabayaan. Katuwira ni Maya at hinaplos ang mukha ng kanyang abuela. Sinabi niya na siya na muna ang bahala sa mga gawaing bahay. Nang araw na yon, nagpa siya si Maya na magpunta sa kakahuyan. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang gwapong antingero na nagngangalang Marco. Nangunguha ng halamang gamot ang binata nang hindi sinasadyang malingunan niya si Maya na naglalakad habang naghahanap ng prutas. Hindi niya inaasahan na malalapitan niya ang dalaga dahil kinailangan niya itong iligtas mula sa muntikan ng pagkahulog sa pampang. Tulong! Kung may makarinig man sa akin, tulungan niyo ako! Sindak na wika ni Maya habang mahigpit na nakahawak sa baging na swerte pa niyang nakapitan. Nilundagan kaagad ni Marco ang dalaga. Kaagad niyang inalalayan ng babae para wag itong tuluyang mahulog. Huwag kang bibitiw! Hindi kita pababayaan! Sigaw niya at mahigpit na hinila ang babae paakyat at palayo mula sa pampang. Hinihingal silang napahiga sa lupa. Salamat po. Akala ko mamamatay na talaga ako kanina. Mahina niyang wika. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman nahayaang mangyari yun. Sagot naman ni Marco at initian ang dalaga. Hindi tuloy alam ni Maya kung papaano ang tamang reaksyon sa ipinakitang kabutihan ng lalaki sa kanya. Idagdag pang kay gwapo ng lalaki at matipuno ang katawan. Maginoo at magalang. Mga katangi ang gusto ni Maya sa isang lalaki. Ngunit nang maalala niyang sa walang malinaw na pagtitiwala, nasira ang buhay niya, ay kaagad niyang inirapan ng lalaki. Sana hinayaan mo na lang akong mahulog. Hindi naman kayo mapagkakatiwalaan eh. Lahat kayo manluloko. Nabigla naman si Marco sa walang babalang pagbabago sa reaksyon ni Maya. Napabalikwas din siya ng bangon at sinundan ng dalaga. Teka lang, niligtas lang naman kita. Bakit ka nagagalit? Pakiusap Ginoo, layuan mo ako. Sapat na nakapagpasalamat ako sa iyo dahil sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Hindi ko na kailangan maglumuhod pa sa labis na galak dahil sa ginawa mo. Suplada mo naman. Nangalit ang mga bagang ni Maya nang marinig ang pagkayamot ng binata. Siguro suplada ako para sa'yo. Pero wala kang karapatang husgahan ako. Hindi mo ako kilala. Ni hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko sa mga katulad ninyo. Aniya at binirahan ng alis. Gulat na gulat sa ginawang pagsusuplada ni Maya si Marco. Lingid sa kaalaman ng dalaga. Hindi lang mga halamang gamot ang sadya ni Marco sa kakahuyan. Hinahanap niya ang babaeng kanyang nalapastangan ang pagkatao nang gabing malasing siya at niregaluhan ng ninong niyang tanod na si Mang Roberto. Alam niyang kaboses ni Maya ang babaeng yon. Isa pa, sabi ng kanyang ninong ay sa kagubatan daw niya madalas na makita ang babaeng kanyang tinatangi. Kahit hindi naman niya nakikilala. Aminado kong maloko si Ninong. Sabi niya naman eh, nagawa niya lang daw dukutin yung babae dahil nalulungkot ako. Gusto niyang regaluhan ako. Lulong naman ako sa alak nun. Nagandahan ako sa kanya. Kaya alam ko, malaki ang pananagutan ko sa babaeng yon. Kung sanang buhay lang si Ninong, nang may turo niya naman kung sino ang babaeng yon. Tanging naiwika niya sa sarili habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Maya. Hindi nakatiis na sinundan ni Marco si Maya. Nakarating siya sa bahay ng maglola. Malakas ang duda niya na si Maya ang babaeng tinutukoy ng ninong niya. Ngunit nang dumating si Marco, gayon na lang ang gulat niya. Nagkalat ang bangkay ni na Mang Romy at Mang Kadoy sa bakuran ng maglola.
Kagaya din ng nangyari kay Ninong Roberto niya, ay natagpuan ding wakwak na ang dibdib at nawawala ang lamang loob ng mga ito. Sa loob ng bahay, umiiyak si Maya habang sinusumbatan si Manang Rowela. Bakit, Lola? Bakit mo nagawa to? Bakit mo dinungisan ang mga kamay mo? Hinayaan mo na sana sila. Paano ko gagawin yon, Apo? Araw-araw kitang nakikitang malungkot. Alam ko, hindi biro ang pinagdaanan mo. Gusto ko lang to pa rin ang ipinangako ko sa mga magulang mo. Pero Lola, paano kung may makaalam na isang aswang? Paano? Halos maglupasay si Maya habang umiiyak. Hindi tuloy sinasadyang sumingit si Marco sa usapan ng dalawa. Kung ganun, ako ang hinahanap ninyo. Ako ang lapastangang sumira sa dangal ng apo ninyo, Lola. Nanlaki ang mga mata ng dalawang babae. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Tila ba may kakaiba sa boses ng binata habang inaamin nito ang kasalanan. Nagbibiro ka ba, binata? Isa kang anak ng albularyo. Kilala kita. Kaya paano mo mapapatunayan na sinsero ka sa pag-amin sa kasalanan mo? Si Maya naman sa kabilang banda ay hindi makaramdam ng kahit na anong galit sa puso niya. Para sa dalaga, nakahanda siyang kalimutan ng lahat. Lumayo lamang sila ng kanyang lola. Nakaganti na sila. Hindi na niya balak pang saktan ang lalaking minsan nang lumapastangan sa kanya. Pero niligtas naman ang buhay niya kani-kanina lang. Nang magbabagong anyo na sana ang kanyang lola, ay humarang sa gitna ni na Marco at Manang Rowela ang dalaga. Lola, niligtas niya ang buhay ko kanina. Bayad na siya sa kasalanan kanyang ginawa. Tumikim naman si Marco. Hindi ko po alam na aabot pala sa ganitong kalokohan ng aking mga ninong. Pero sana, mapatawad pa nawa sila ng Panginoon sa kanilang ginawa. Tao lang ako, nasasaniban ng espiritu ng alak. Pero hindi ko makalimutan ang babaeng nakasama ko ng gabing yon. Sana, huwag natin gawing bangungot ang pangyayaring yon. Nakahanda akong iyako ang aking kasalanan at ipaalam ito sa lahat ng tao. Pero malayo po ang napadparang ko. Hinahanap ko ang babaeng yon para pakasalan. At hindi ko akalaing ikaw yon, Maya. Naiyak si Manang Rowela sa kanyang narinig sa lalaki. Nagkasalaman ito, bumawi naman kaagad si Marco. Hinanap niya ang dalaga at hindi hinusgahan sa kabila ng katotohanan na may lahi itong aswang. Kaya naman ibinigay niya ang basbas para makapagpakasalang dalawa. Nang gabing yon, iniluwa muli ni Manang Rowela ang bertud ng pagkaaswang. Muli itong nilagay sa loob ng baul at sa pagkakataong yon ay sinunog na at inilibing sa ilalim ng lupa. Ayaw na niyang gamitin ito bilang paghihiganti. Tutal, hindi lahat ng tao ay masama. Kung ano man ang nangyari sa kanya sa nakaraan, nakatitiyak siyang hindi na ito mararanasan pa ni Maya sa kasalukuyan.